chika Dora. So, this time guys, andito tayo sa Polo. So, may sinamahan tayo dito dahil nagka-problema siya sa kanyang papers. So, guys, ito ay about sa hurob. Kung ang hurob ba talaga ay naaalis o hindi. So, ang pinaka-the best na ating gawin ay i-subscribe nyo muna ako sa aking channel, Analisa Espiritu, ring the bell for my notification para updated kayo sa aking mga video. At ganun din, i-like nyo na rin and comment below guys kung nagustuhan nyo ang aking channel. So, sa hindi po nagustuhan, huwag na lang skip nyo na lang po. Ayan, lumayas na kayo. Ayan, joke lang po. So, ang naging topic ko doon, it's about sa ating mga benefits, kung makukuha ba or may makukuha ba talaga tayong mga OFW kahit ano ang category. So guys, this time naman, ang magiging topic naman natin, kung ang hurob ba at kung inihurob kayo, ito ba ay pwedeng alisin or ano ang dapat gawin? So, hindi pwede tayong magkuro-kuro, hindi pwede tayong mag-haka-haka lang kung ano ba ang dapat gawin. So guys, ang pinaka-the best natin gawin guys, pumunta pa rin po tayo ng Polo at dito po natin malalaman kung talagang ang huruba ay naaalis at para ma-transfer tayo sa ibang amo. So guys, bibigyan ko kayo ng update sa kwento natin ito dahil ito po ay based on the true to life story na naman ng lola niya. Ayan. So guys, andito nga pala ako sa Polo. Ayan, makikita nyo, napakamaraming complainant na andito. Ayan, mga kababayan natin na may mga problema sa mga amo nila. Yung iba ay marami nang papauwi guys. So guys, pakikita ko sa inyo kung gaano karaming expat na ang napapauwi ng Polo ngayon. Kaya guys, kung hurob kayo at hindi nyo alam ang gagawin at huwag kayong maniwala sa sabi-sabi, alam nyo yung talagang tok-tok-tok lang sa lalong-lalo na sa mga page. Pinaka-the best talaga. Pumunta kayo dito sa Polo. So, kanina nga pala guys, nakita ko nga pala si DJ Sordo at nagkwentuhan kami. Ganon din po ang sinabi niya na kung may problema kayo tungkol sa inyong mga amo kayo ay napauwi na ang amo at kailangan nyong makuha ang inyong benefits at kung kayo ay may mga hurob na hindi kayo matransfer. So, ayon kay DJ Sordo, pinaka-the best talaga ay pumunta tayo ng Polo at nang maunawaan natin ang lahat. So guys, now, ayon sa ating DJ Sordo, na ang Polo ngayon ay talagang ubod ng sisipag. Kaya so guys, huwag po tayong magkatubili pa. Yun nga lang, talagang pag andi dito kayo, kailangan talaga guys ay ang pasensya dahil sa dami ng mga nangangailangan ng tulong at humihingi ng mga advice, talagang aabutin kayo ng one day. So guys, halika na kayo, samahan nyo ako at tingnan natin yung ibang mga OFW na mga andi dito. Ayan, halos lahat sila may mga problema. Ayan, so sinamahan ko lang sila guys. Ayan, eto nga pala ang reception na yan. Diyan kayo pupunta sa information, diyan magbibigay ng form dito sa first desk na to. Ngayon, after na magpunta kayo dyan, papipirmahin kayo dyan at bibigyan kayo ng form at iyon ang inyong pipil upan. Pagkatapos niyan, mauupuli kayo at saka uli kayo tatawagin. Ngayon, dadalhin kayo kung kaninong office at kung kaninong officer kayo dadalhin. Ganun din po sa mga nag-a-apply ng benefits. Lahat po ng OFW na gusto na malaman lahat ng mga kasagutan, yung mga katanungan nila na hindi basta-basta nasasagot, dito po tayo magpunta. Yan. So guys, ano pa ang inaantay natin? Tignan natin kung ano ang mga problema ng ibang mga kapwa natin. Andito kakapanayamin natin ng isang OFW, isang matandang OFW na ngayon nagpunta rin siya dito sa
Polo at siya po ay 20 years na po siyang ambibi sa Saudi Arabia. So, magandang araw po sa iyo, Nanay. Ilang, ano po ang pangalan mo? Norma, ano po ang pinido? Carmelotes. Taga ay, pagnapanood ng anak ko. Huwag ka magulo. Taga saan po tayo sa Pilipinas? Manila. Sa Manila. So, ano po ang trabaho natin dito? Beautician. So, ilang taon na kayo nag-beautician, Nanay? 20. Naku po, napakatagal na pala. So, ngayon, anong problema ninyo sa inyong amo? May problema ba? Wala namang problema sa amo po. Naging ano lang po at nung nagkaroon ng virus, nagkaroon ng problema sa trabaho. Mm-hmm. Katapos hanggang sa hindi na na-renew ang ugama. Eh ngayon, ito kami sa Polo para magtanong kung paano gagawin para makauwi. Pero, ang tanong ko lang na yun, hindi naman po kayo hinirob ng amo nyo? Hindi sa ngayon. Hindi ko naman nakakausap si ama, pero ang sabi ng kasama ko, hinirob daw kami. Ayun, yun daw na yun ang mahirap. So kaya kailangan, guys, para magkaroon ng kasagutan lahat ng ating mga problema about sa ating mga sponsor, pinaka the best po talaga ay tama po ang lugar na pinuntahan nyo. Kayo po ay napunta dito sa Polo. So ngayon, ano po ang plano natin sa buhay? Tila naman ata okay na kayo at malalaki na ang mga anak ninyo. Hindi po ba kayo nagpa-plano na umuwi na sa Pilipinas? Ay, sa ngayon, ako gusto ko na rin yung umuwi. Gawa nang dito, wala na rin namang nangyayari. Ah, okay. Kailangan ng umuwi dahil wala na, matanda na, expired na dito sa Saudi. Siguro naman, madam, na pag-aral nyo na ang inyong mga anak. Yung mga anak ko naman, okay, settle down na sila. Kahit pa paano, yung pinaghirapan nyo sa loob ng 20 taon, may kinapuntahan naman, hindi naman nawala. Oo naman. Mayroon naman. So, yun. Hindi rin naman talaga okay naman na yung mga anak ko ngayon. Mm-hmm. Kaya gusto ko na rin umuwi. Nanay, paano po yan? Paano po ang ikinabubuhay nyo dito? Dahil ngayon pala, wala na pala kayong trabaho sa salon. Paano po ang ginagawa nyo para makapamuhay kayo dito? Kayo ba'y naniniraan dito sa umuupa kayo ng bahay? Sino bumibili ng pagkain nyo? Paano po? Sa ngayon, medyo hirap, pero umuupa ng bahay. Pero hirap kasi hirap talaga, hindi katulad nung araw. At least kahit po paano, nakakaroon kayo ng extra income or nagpa-part-time kayo mayroon sa labas. Mayroon naman po. Ayun. So, yun lang po ang pinagkukunan nyo ng inyong pang-araw-araw dito. Income ko para makasurvive sa buhay dito. Sa sarili. Yeah. Ayun. Kumusta naman po ang inyong mga anak sa Pilipinas? Lahat naman ay okay sila. Ako naman ay okay naman sila lahat. Ayun. So guys, ayan, nakausap natin ng isang OFW dito na napakatagal na rin dito sa Saudi. Almost 20 years na siya. So, ngayon ang problema niya, nagsara na yung shop niyo, no? Nagsara na po ang shop nila at ang ikama nila ay matagal na rin expire at hindi na rin po sila inintindi ng kanilang amo. So, ngayon, ito, nagpunta nga sila ng Polo para malaman nila kung ano ba ang dapat na gawin para talaga malaman nila. Kasi mahirap yung salisalita lang, makikibalita ka lang sa Facebook, umiikot yung ulo mo. So, Nay, tama po na nagpunta ko po kayo dito at dito nyo malalaman lahat ng mga dapat nyong gawin. Ayan, may nangyahulog na ata. So, yun po, marami pong salamat. Sana po, Nay, ay maging okay ang pagpunta nyo rito at nang masolusyonan na ang inyong problema. Sana nga. Sana. Ayan. Kayo po ba'y kumain na? Ay, hindi pa nga eh. Ay, paano po yan? Dito po ay walang mabibili ng pagkain. Ayaan nyo po. Ayaan nyo po, Nay, at mamaya-maya may darating. May darating ng pagkain. Baka may maawa sa atin dito. Ay, may magpa-jollibis. Okay guys, hanggang dito na lang po ang aking panayam kay Ate. Ano nga pangalan niyo ulit? Ate Norma. Kay Ate Norma. So guys, ayan. Ngayon po, magkakaroon na po ng kalinawan lahat ng kanyang mga katanungan dahil andito na po siya sa Polo. So abangan natin guys ang kwento at kukunin ko po ang telephone number ni Ate at titignan po natin kung kailan siya mapapauwi at makakapiling na niya ang kanyang mga pamilya. Okay guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog na ito at kakausap pa po tayo ng ibang mga OFW na andi dito. Kasi guys, ang dami-dami. Dito ako, still sa Polo. Nakikita niyo ba lahat ng mga tao na to? Ito mga taong ito po ay successful na mapapauwi ng Polo Riyadh. Ayan. Ang dami nila.
Kaya guys, make a shout out to Polo Riyad. Sa napakatagumpay ninyo pagpapawin sa ating mga Lisolo. Ayan, mega shout out. Ayan. Welcome at congratulations sa inyo lahat. Ayan po, may pa-cake si Mayor. dahil uuwi na sila bukas. Ayan po mga distress OFW na mag-uuwi ang bukas. Mega shout out sa kanilang lahat na uuwi. Ayan, ang dami nilang uuwi. Bukas na ang flight nila guys. Ayan. Congratulations sa inyong lahat na uuwi bukas. May pa-cake pa si Mayor. Oh. Dami uuwi. Ayan ang ating mga kababayan. Ayan. Maligayang maligaya ang ating mga kababayan, uuwi na sa Pilipinas. Ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo? Ayan guys, napakarami talagang masayang-masayang ating mga kapwa OFW na pasa tinagal-tagal ng kanilang problema, mawawala na sila ng problema ngayon at makikita na nila ang kanilang mga pamilya. Kaya congratulations sa inyong lahat. Ayan, dito tayo. Ayan. Ayan, tinangay na yung cake. Ayan. Sila mga OFW na pauwi bukas. Mega shout out to Polo. Ayan, maraming maraming salamat sa Polo. Nakita ka sa ano last year? Naka-ano naman kayo? Naka-face mask? Dai Christy, mag-hi ka oh. Hoy, hi kayo. Congratulations sa inyo. Welcome to Philippines. Maligayang maligaya ang ating mga kababayan. Mag-hi naman kayo. Hi lang kayo. Ayan, mga kababayan natin. Ayan, makaka-uwi na sila. Ano ang nararamdaman mo? Uuwi ka na? Masaya po. Oo, oh, diba? Makikita mo na anak mo. Ikaw, Neng, ano ang nararamdaman mo? Naka-face mask ka naman. Ano ang nararamdaman mo? Masaya ka. Ayan. Ilang buwan ang na-process? 2 months. 2 months lang? Wow, ang galing. Ayan, mga guys. May idea kayo sa mga takas. Hindi naman sa mga nagka-problema sa kanilang amo na talagang mabilis ngayon magpaalis ang Polo guys. Kaya wag ho kayong magdalawang isip na pumunta dito sa Polo. Ayan. Ayan. Tuntua talaga sila. Bukas ng tanghali, ng gabi. Ayan guys, ang kanilang mga bagay. Tingnan nyo naman kung gaano karami ang ating mga kababayan na pauwi ng Pilipinas at pauuwiin ng ating Polo Riyad. Ayan. Guys.